Hello, good morning mga paps. Shout out sa inyo, magandang umaga. At maulan na umaga dito sa amin, dito sa Tansa Cavite. At ngayon mayroon tayong ride. Ito yung first time na ride natin. Hindi tayo nakapag-ride nung summer. Pero ngayon, dahil nga may ginagawa tayong bahay. Yun ang project ko. Kaya hindi ako nakapag-ride nung nakaraang summer. Pero sa ngayon, magra-ride tayo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tayo sa Monte Maria, Batangas. At mayroon din sana akong ibig puntahan na isang sikat na parisan dito sa Manila na si Diwata. Diwata Paris Overload. Pero dahil sa hindi naman tayo sikat na vlogger, ti malamang i-reject din tayo noon. Marami siyang i-reject ng mga small YouTuber na siyempre masakit 'yon para sa isang tao na i-reject ka kahit simpleng battery lang, simpleng ratings lang hindi kanya mapagbigyan dahil unang-una wala nga naman siyang maihita sa iyo. Sabi niya pa nga doon sa isang interview niya na wala siyang kinikita magpa-picture o mag-interview. Eh garaw, kung mayroong binabayad na 1.5 daw ah. Hindi lang daw kasi talagang naano ko rin. Napanood ko rin sa isa niyang mga interview. Kaya ni-interview siya ng isang small YouTuber. Eh, bayad daw, 1.5. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Hindi sana ganun. Unang-una, nanggaling ka sa wala. Eh ngayon parang hindi na tumatapak yung paa mo sa lupa. Huwag ganun, diba? Pasalamat yung at binigyan ka ng pagkakataon na umangat, umasinso, umakilala sa social media. Eh sa totoo lang, daig mo pa yung mga celebrity, yung mga artista Diba? By the way, change topic tayo. Balik tayo dun sa sinasabi ko kanina na vlog. Supportan niyo ako mga paps sa aking YouTube na may umunlad tayo, masinso. Hindi natin gagayahin yung mga ganyang yung mga ganyang attitude na pag nakilala na alam niyo na, di ba? Mahirap na magsalita dahil maka-open tayo pero yung kasi talagang totoo yun ang nakikita natin. Okay, sa ngayon mga paps, kailangan ko muna magpa-load dahil simple, kailangan natin ng load sa data. Pero ngayon, wala pa ata. Pero titingnan natin yun mga paps. Okay. Hanggang sa muli mga paps, maraming salamat. Tutok lang mga paps sa gagawin kong vlog sa ngayon. Hindi ko inakala na tabing dagat ang daraanan ko patungo sa simbahan. Kahit kitang-kita sa mga alon ang sama ng panahon. Kita niya naman mga paps Siyadong malakas ang ulan at hangin. Pero patuloy pa rin ako sa paglalakbay. A few moments later. Makalipas ang ilang oras, ay nakarating din ako. Pero ang masaklap nga lang, sarado raw sila. Gawa sa bagyo. Buenas mo naman. Nakiusap ako, nakako kahit kalahat yung oras lang dahil malayo pa ang pinanggalingan ko. Pero sarado raw sila. Iniiwasan daw nila na may mapahamak gawa nga sa lakas na rin ng ulan at hangin. Kahit sinabi ko, ay ikot na lang ako at kukuha ng ilang mga larawan. Hindi man ako nakapasok ngayon, pero sa susunod
ay titiyakin kong makakapagsimba rin ako sa lugar na ito. Matagal ko po namang inasam na makapasok sa pook na ito. Kaya't ang ginawa ko, kumalam na kagad ako ng mga larawan. Baka magbago pang isip ni Kuya eh. Okay na rin to mga paps. A few moments later. At ang pabalik na ako, ay may nakita akong isang malaking tipak ng bato, galing sa taas ng bundok. Kaya't bumaba ako sa aking motor, at lumapit sa malaking tipak ng bato. Sinubukan kong itong itabi. Ngunit sadyang mabigat ang bato. At nangangamba rin ako na baka ako may gumuhong muli ng bato at mapahamak pa ako. Kaya dali-dali akong umalis. At sa kasamang palad ay hindi ko malang naiurong ang malaking bato na iyon dahil sa mabigat. At wala rin akong sapat na kagamitan para may urong malang sana dahil sa gabal sa daan ang malaking bato na iyon.